Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Hirap din kasi ngayon maghanap ng regular na mananahi, lalo na kapag subcon lang. Alam mo, ang mga mananahi, ang gusto lang naman yan, Franklin Carrigo. Yung, ako kasi mananahi rin ako, isa rin akong nagtahi sa subcon. Na-experience ko lahat yan, yung pabrika subcon, mananahi ng subcon, nagkaroon kami ng sariling subcon. Na-experience ko lahat yan. So, bilang mananahi, hindi mahirap humanap ng mananahi. Yung mga mananahi ang mahirap humanap ng among magpapasahod ng, sa kanila ng sapat o higit pa rin sa pangangailangan nila. Kaya yung mga mananahi umaalis dun sa mga iba't ibang amo nila kasi nga hindi nila nakukuha yung kita na sapat para dun sa pangangailangan. Halimbawa ako dati, isa akong mananahi ng subcon. Pumasok ako sa isang subcon dahil bakasyon kami nun sa pabrika. Ang rate ko sa pabrika noon, 2014 is nasa 360 yata minimum 8 hours, no? Nung pumasok ako sa isang subcon, ang pinaka target rate ko lang o dapat kitahin ko sa isang araw 200 hanggang 300. Yeah. Kasi nga medyo mababa yung bayad. Which is sa ngayon, kung kikita ka ng 300 pesos at may pamilya ka, o kahit sabihin mo below 500 na, kukulang at kulang at kulang na yun. So tingin ko yung mga mananahi, kaya nahihirapan yung mga mananahi is palipat-lipat ng tahian kasi nga naghahanap sila ng permanenteng pagkukunan ng gawa na kahit papano yung kumikita. So, kaya nahihirapan din kayo maghanap ng mga regular na mananahi kasi kailangan yung mga mananahi yung nagtatahi sa inyo ngayon, normal yun na naghahanap ng mas pagkukunan na mas malaking kita. Kasi dumaan din ako dyan eh. Halimbawa ako ay nananahi kay Ma'am Cecilia. Kung si Ma'am Cecilia ay maganda yung pasahod sa akin, di ba? At ako'y kumikita sa kanya, nasusustentuhan ko yung pangangailangan ng pamilya ko, hindi ako kinukulang. Kahit abutin kami ng 10 years kay Ma'am Cecilia ako mananahi, o kahit higit pa, di ba? So, maiintindihan mo yan once na ikaw yung nandun sa posisyon. Kung bakit sila lumilipat, umaalis, walang permanenteng nagiging mananahi. Kasi nga, dun sa sistema, na sobrang baba ng value o yung ibinabayad na labor sa mga mananahi, which is hindi ko naman masisi yung mga nagpapatahi o yung mga amo. Bakit? Kasi nga sobrang baba ng value ng damit. San ka kukuha ng pampasahod sa mananahi kung yung mismong damit mura? Halimbawa yung mga damit na 35 pesos, magkano tela ngayon ang mahal? So syempre may bayad pa, may pwesto pa, di ba? From bahay dadalhin pa ng sasakyan doon sa tindahan. Di ba? Maraming gastos. So, labor, konti na lang yung naipapasa sa mga mananahe. Hindi ko alam kung saan natin kukunin talaga yung labor na malaki para sa mga mananahe, para kumita rin. Di ba? Kasi mananahe naman, walang gusto, kundi kumita kami. Ganun lang naman. Sobrang baba kasi, kaya nahihirapan yung mga mananahe ngayon. Normal yan na naghahanap eh. Normal yan na naghahanap ng mas pagkukunan ng pagkakitaan. Kaya parang unawahin niyo na lang kung wala kayong makuhang permanente. Kasi ako, including ako, pag nagpapatahi ako sa mga kaibigan ko, nahihiya ako magpresyo. Kasi alam ko as mananahi na kulang yung ibinibigay ko. Kaya sila na lang yung tinatanong ko, tapos tumatawad ako. Ganun yung nagiging diskarte ko. Halimbawa, yung mga pinapatahian ko ngayon, nung pinatahian ko ng mga nakaraan, tinatanong ko sila, magkano yung labor na sisingilin mo sa akin sa ganito? Tapos saka ako tatawad na... Kaya ko ginagawa yun, binibigyan ko sila ng tsansa na mag-desisyon sa gusto nilang bayad dun sa ipapatahi ko. Kasi ang common nangyayari ngayon is yung nagde-decide ng bayad ng tahi is yung nagpapatahi, which is dapat baliktad. Dapat ang magde-decide ng bayad para sa kanya is yung tatahi. Di ba? Halimbawa kayo nasa subcon, alam nyo to sa mga nasa subcon, bago pa bumaba sa inyo yung gawa, may costing na. May presyo na, di ba? Halimbawa t-shirt. May viewer nga tayo nung kailan ba? Biyernes yata. Na ang bayad daw sa kanila sa pagpapatahi ng t-shirt, 6 pesos. So tinatanong niya ako kung okay o normal ba 'yon, o kikita ba o kahit paano, bakit 6 lang. So sabi ko, baka ang tinatahi niya is election t-shirt. Eh ang election t-shirt kasi alam ko 25 to 30 pesos ang isa. So walang pagkukunan ng magandang labor. Ang kailangan mo lang dun is kung di tanggihan,
makipag-usap doon sa nagpapatahe, baka pwedeng taasan kahit pa paano.